Lahat po tayo ay merong paboritong bagay na ginagawa. Marami, lalo na sa mga kalalakihan ay ang magmotor o rides ang hobby. Sa gawain ito ay madalas na naaalis ang stress nila. Tunay naman talagang masarap magpunta sa mga paborito mong lugar gamit ang paborito mong sasakyan. Ngunit paano kung may sumakay sa iyo na hindi tao? Paano kung ang inaakala mong normal na ride lamang ay mahaluan ng kababalaghan na hinding-hindi mo makakalimutan sa panghabang buhay? Dear Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Rainier, 32 years old at mahilig po akong magmotor, lalo na kapag wala akong trabaho. Nagpupunta ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan at nagbibigay yon sa akin ng satisfaction. Madalas ay kung saan-saan ako napupunta. Mas gusto ko ang ganon, Papa Dudut. May thrill kasi akong nararamdaman. Mas gusto ko rin na sa gabi ako nagtatravel ng mag-isa. Minsan ay madaling araw pa nga dahil iwan sa traffic at sa dagsa ng mga sasakyan sa daanan. Nahinto nga lang ako sa gawain kong ganon nung magkaroon ng pandemic. Napirmi ako sa bahay. Kaya naman talagang ang saya ko nang lumuwag na ang patakaran at pinayagan na ang pagbabiyahe. Ang aking ikakwento ay nangyari noong nakaraang taon lamang. Fresh na fresh pa sa utak ko ang lahat, Papa Dudut. Meron po akong girlfriend noon, si Eileen. Bago ko makilala si Eileen ay member ako ng isang group ng mga riders. Kada buwan ay nagra-rides kami dahil sa hindi mahilig sa ganung activity si Eileen ay hindi siya sumasama. Silosa si Eileen kapag may nakikita siyang picture sa Facebook na may katabi akong babae ay talagang inaaway niya ako. Kahit ang totoo ay wala namang namamagitan sa amin ng mga babaeng pinagseselosan niya. Kagrupo lang namin yon, kaya sa tuwing magpipicture ang aming grupo ay hindi na ako tumatabi sa mga babaeng member namin. To be honest, nakakasakal si Eileen. Maraming beses na hindi niya ako pinapayagan na sumama sa mga kapwa riders ko dahil sa selos niya. Baka raw meron akong ginagawang kababalaghan porket wala siya sa tabi ko. Kahit na nung paliwanag ko kay Eileen ay hindi pa rin siya naniniwala. Sa madaling salita ay wala siyang tiwala sa akin, Papa Dudut. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganun siya sa akin kahit na wala naman akong record na nagloko ako. Ang naiisip kong dahilan ay baka niloko siya ng mga naging ex niya at iniisip niya na gagawin ko rin yon sa kanya, Papa Dudut. Ayaw din namang pag-usapan ni Eileen ng past relationship niya. Kaya hindi talaga ako sigurado sa pinaghuhugutan ng pagiging selosa niya. Ang ginagawa ko ay nilalawakan ko na lamang ang pag-iintindi ko at tinahabaan ang pasensya. Mahal na mahal ko kasi si Eileen ang time na yon at hindi ko pa siya kayang mawala sa buhay ko. Siguro kung ipapakita ko sa kanya na matalino ako ay magtitiwala rin siya sa akin. Kahit paano naman ay nasasanay na ako sa ugali ni Eileen. Dati ginagawa ko para lamang hindi siya magkaroon ng reason na magselos. Pero ganon pa rin siya. Kaya hindi talaga ako makapaniwala nang sabihin niya sa akin na pinagbabawalan na niya akong sumama sa mga kapwa ko riders. Kung gusto ko raw bumiyahe gamit ang motor ko ay mag-isa na lamang ako. Hindi raw kasi talaga siya tiwala sa mga kasama kong babae na riders. Baka raw merong lumalandi sa akin o ako ang mismong lumalandi. Eileen, hindi mo naman ako kailangan na patigilin sa pagsama sa mga kapwa ko riders kasi wala kaming ginagawang masama. Close na akong lahat sa kanila. Saka eto na nga lang ang hobby ko eh, pagbabawalan mo pa ako, ang sabi ko. Hindi kita pinagbabawalan na magmotor, ang gusto ko lang ay umalis ka na sa grupo na yon. Dahil wala akong tiwala sa mga babaeng kasama mo sa grupo nyo. Bakit? Hindi ka ba makakapagmotor ng mag-isa? Mag-isa ka lang naman dati ha, wika pa ni Eileen. Mga kaibigan ko na sila at hindi madali yung gusto mong gawin ko.
gate ko. So mas importante na sila kaysa sa akin. Kung ganon, mag-break na lang tayo. Hamon pa ni Eileen. Siyempre dahil sa mahal na mahal ko pa rin si Eileen at ayoko na maghiwalay kami ay sinunod ko na lamang siya, Papa Dudut. Ganon ako kautu-utu kay Eileen dati. Kung anong sabihin niya ay talagang sinusunod ko. Kahit nga ang umalis ako sa mga kagrupo kong riders ay labag sa akin, pero ginawa ko para lamang sa peace of mind ni Eileen. Kaya simula ng araw na yon ay mag-isa na lamang akong nagtatravel gamit ang motor ko. Nanibago ako ng sobra kasi hindi na ako sanay na mag-isa. Pero kahit mag-isa na lamang ako ay hindi pa rin natigil ang pagdududa ni Eileen. Aniyay baka raw kung sino-sinong babae ang binabackride ko dahil sa mag-isa na ako. Ang dalas ko pa raw magmotor. Ang naisip ni Eileen ay ipalagay ko ang pangalan niya sa upuan sa likuran ko. Bumili pa siya ng waterproof na sticker ng pangalan ni Eileen at nilagay ko yon sa upuan sa likuran ng driver ng motor. Bukod sa pangalan ni Eileen ay may kasama pa yung my one and only. Kung yon ang makapagpapatahimik kay Eileen ay gagawin ko na lamang. Tuwang-tuwa si Eileen ang gawin ko yon, Papa Dudut. At least daw kung sakali na may ibang babae akong isasakay, ay malalaman kaagad na meron akong girlfriend. Ang sabi ko naman ay wala akong ibang babaeng sinasakay dahil kontento na ako sa kanya. Ewan ko ba, Papa Dudut? Ginagawa ko naman ang lahat para ipakita kay Eileen na wala akong ibang babae, pero lahat ng yon ay baliwala kay Eileen. Puro talaga siya duda. Isang araw ay naisipan ko na magmotor at magpunta sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. Wala kasi akong pasok ng araw na yon, tapos nang ayain ko naman si Eileen ay hindi siya pwedeng sumama sa akin dahil may pupuntahan sila ng family niya. Maayos ako nagpaalam kay Eileen at pinayagan naman niya ako basta mag-update lang daw ako palagi sa kanya para hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa akin. Hapon ay umalis na ako sa bahay namin para magmotor. Wala naman akong specific na pupuntahan. Kung saan ako dadalhin ang gulong ko ay bahala na. Ganon kasi talaga ang ginagawa ko noong mag-isa pa akong nagmumotor. At wala ako sa grupo. Inulit ko lang kasi wala na ako sa grupo ng mga riders. Saka talagang stress na stress ako sa trabaho ko ng time na yon kaya kailangan ko na talagang mag-travel nang wala akong kasama. Halos 2 oras na akong nagmomotor na mag-stop over muna ako sa isang maliit na kainan ng pares. Nagugutom na ako kaya kumain muna ako, Papa Dudut. Papadilim na noon at yon ang oras na hinihintay ko. Gusto ko kasi ay gabi akong bumiyabiyahe. Merong maliit na kalsada sa tabi ng parisan at hindi ko alam kung saan ba yon papunta. Nagkaroon ako ng kagustuhan at tahakin ang daan na yon kaya kinausap ko yung nagsiserve ng pagkain na isang may edad na lalaki. Boss, saan po papunta ang daan na yan? Tanong ko sa lalaki. Dead end yan, sir. Bayan na yan sa dulo niyan, tugon niya. Hindi po ba mahirap ang daan dyan? Tanong ko pa. Hindi naman, sir. Bakit? Dadaan po ba kayo doon? Tanong niya sa akin. Opo. Matipid kong tugon. Nako, mag-iingat po kayo, sir. Ang sabi pa ng lalaki. Nagpasalamat ako sa kanya at ang iniisip ko kung bakit niya ako pinag-iingat ay baka dahil sa hindi maayos ang daan. Pero sanay naman ako sa mga ganong daan. Ganon nga ang gusto ko para may challenge kahit papaano. Bago ko umalis sa parisan ay nagchat muna ako kay Eileen at sinabi ko sa kanya na nasa labas pa ako. Nagsend pa ako sa kanya ng selfie ko para hindi niya isipin na nagsisinungaling ako. After noon ay bumiyahe na ako papunta sa maliit na kalsada. Maayos naman ang daan, yun nga lang ay puro puno at matataas ang damo ang nasa magkabilang gilid. Pakaramdam ko anytime ay merong susulpot mula sa damuhan tapos ay madilim pa kasi walang poste ng ilaw at wala akong nakikitang kahit na isang bahay. Kahit may kaba akong nararamdaman ay tuloy pa rin ako sa pagmamaneho hanggang sa umambon at lumakas na ang ulan. Nagsuot na ako ng kapote kahit na medyo nabasa na ako noong umambon. Tuloy pa rin ako kasi gusto kong marating ang dulo ng kalsada na yon.
Narating ko naman ang sinasabi ng lalaki na kabahayan. Pagdating ko roon ay naisipan kong bumalik na kagad kasi wala naman talaga akong pupuntahan doon. Habang nagbabiyahe ako pabalik ay may napansin akong puti na bagay sa gilid ng daan. Habang papalapit na ako sa bagay na yon ay narealize ko na hindi yon isang bagay kundi isang tao. Isang babae, Papa Dudut. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada at parang hindi niya iniinda ang lakas ng ulan. Para bang meron siyang hinihintay. Naisip ko na pasakayin yung babae dahil kawawa naman at baka nag-aabang din siya ng masasakyan. Pero bigla ko naisip si Aileen. Nangako nga pala ako sa kanya na hindi ako magpapasakay ng ibang babae sa motor ko. Nagkunwari na lamang akong walang nakita at nilampasan ang babae. Sinabi ko pa sa sarili ko na hindi naman ako pinara ng babae kaya baka naman mali ako nang unang naisip na nag-aabang yung babae ng masasakyan. Dire-diretso lamang ako sa pagdadrive. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi mawala sa isipan ko yung babae, Papa Dudut. Nakonsensya ako na iniwanan ko siya doon na mag-isa. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Paano kung may mga lalaki na bumastos sa kanya? Babae siya at wala siyang kalaban-laban. Hanggang sa hindi na talaga kinaya ng konsensya ko, Papa Dudut. Nag-decide na akong balikan yung babae at kung kailangan niya ng masasakyan ay pasasakayin ko siya. Hindi talaga kaya ng konsensya ko. Inisip ko na lamang na hindi naman siguro yon malalaman ni Aileen kung hindi ko sa kanya sasabihin. Wala rin akong balak na sabihin sa kanya kasi alam ko na kahit wala akong ginawang mali ay magsiselos pa rin siya. Mabagal lamang ang pagpapatakbo ko kasi madulas ang daanan. Mahirap na baka maaksidente ako doon. Wala akong mahihinga ng tulong. Natatandaan ko yung spot kung saan ko nakita yung babae malapit siya roon sa isang puno na nakatumba. Pero sa pagbabalik ko sa lugar kung saan ko nakita yung babae wala na siya, Papa Dudut. Para akong baliw na sumisigaw para tawagin yung babae pero wala na talaga siya. Naisip ko na baka nakasakay na siya o baka naglakad na lamang siya. Baka doon siya nakatira sa kabahayan na sa dulo ng kalsadang yon. Para makasigurado ay bumiyahe ulit ako papunta sa kabahayan at baka madaanan ko yung babae kung tama ang iniisip ko na naglakad siya pero hindi ko na siya nakita pa. Ipinagdasal ko na lamang na sana'y okay at ligtas siyang nakapunta sa pupuntahan niya. Bumalik na ulit ako at nang lumampas na ako sa lugar kung saan ko unang nakita yung babae ay napatingin ako sa side mirror. At nakita ko ulit yung babae. Napahinto ako at lumingon ako. Pero wala naman doon yung babae. Hindi ko alam kung namamalik mata lang ba ako o epekto lamang yun ng pagod ko sa pagmamaneho. Dahil sa umuulan ay naisipan kong umuwi na sa amin para makapagpahinga. Baka kasi magkasakit pa ako sa ginagawa kong yon. Nang paandarin ko na ang motor ko ay naramdaman ko na may sumakay sa likod ko kahit na wala naman akong nakitang tao. Medyo kinabahan na ako at marami akong alam na kwento ng katatakutan dahil nagsishare ang mga dati kong kagrupo kaya naisip ko na baka nga multo yung babaeng nakita ko. Sa sobrang takot ko ay mabilis kong pinaandar ang motor. Hindi ko na iniisip na baka sumemplang ako basta ang nasa utak ko ay makalis na sa lugar na yon. At baka pinaglalaruan na ako ng kung anong nilalang. Sa awa naman ng Diyos ay ligtas naman akong nakaalis sa kalsadang yon at nakauwi na sa aming bahay. Kinabukasan ng umaga ay sinorpresa ako ni Aileen. Umaga pa lamang ay nasa bahay na siya. Nagulat ako nang paglabas ko ng kwarto ay nasa sala siya at kausap ang nanay ko. Nang batiin niya ako ng happy monthsary ay doon ko lang naalala na mansari nga pala namin. Hindi ko pinahalatang nakalimutan ko kasi alam ko na magagalit siya sa akin. Ang sabi ko ay bala ko nang magpunta kami ng Tagaytay sa araw na yon. Kaya maaga kong nagising. Naniwala naman si Aileen sa akin at sumabay na siya sa akin na mag-almusal. Kumusta pala ang rides mo kagabi? Tanong ni Aileen habang kumakain kami. Okay naman na walang stress ko sa trabaho kahit papaano.
Naabutan nga lang ako ng ulan kaya maaga akong umuwi. Tugon ko. Sinabi ko kay Eileen na magmotor na lamang kami pagpunta sa Tagaytay para mas mabilis at hindi kami mahirapan sa pagkukommute. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Naligo at nagbihis lamang ako ng mabilis. Nauna na si Eileen sa labas ng bahay at dala na niya ang susi ng motor ko. Paglabas ko ay nakita ko si Eileen na nakatayo sa tabi ng motor. Nakabusangot ang mukha niya. Kapag ganoon ay alam ko na hindi maganda ang mood niya. Nagtaka lamang ako kasi okay naman siya kanina tapos biglang ganon. Tara na, turan ko. Sandali lang, bakit sira yung pangalan ko dito sa upuan? Tanong ni Eileen. Totoo ang sinabi niya, Papa Dudut. Nasira na nga ang pangalan niya sa upuan sa motor ko. Nawala ng ibang letter, pinaghinalaan tuloy ako ni Eileen na ako ang sumira sa pangalan niya sa motor ko. At baka raw meron akong sinasakay na babae noong bumiyahe ako noong nakarang gabi. Hindi ko yun napansin kagabi kasi ang sinabi ko ay baka nasira dahil sa lakas ng ulan. Ang sabi ni Eileen, alam niyang waterproof ang sticker kaya imposible ang sinasabi ko. Kung ano-ano pang sinabi niya sa akin na medyo nagpipigil siya kasi nandung kami sa bahay namin. Tumuloy pa rin naman kami ni Eileen sa date namin sa Tagaytay. Iyon nga lang ay parang wala rin akong kasama kasi hindi niya ako kinakausap. Kumbinsido talaga siya na meron akong ibang babae na sinasakay sa motor ko. Ang totoo ay muntik na pero hindi naman natuloy dahil nawala na yung babae na tutulungan ko sana. Ang hinalo ko pa ay multo yung babae na yon, Papa Dudut. Hanggang sa maihatid ko si Eileen sa bahay nila ay hindi niya pa rin ako kinakausap. Humingi na lamang ako ng sorry sa kanya kasi nasira yung pangalan niya sa motor ko. Oye, bakit ka nagsosorry? May babae ka talagang pinasakay sa motor mo kagabi? Tingnan mo, iba na ang pakiramdam ko nung nakasakay ako sa motor mo. Ang bigat ng pakiramdam ko kasi may sinakay kang ibang babae. Turan pa ni Eileen. Ipapaputol ko ang mga daliri ko sa kamay kung may pinasakay ako. Saka nagsorry ako kasi nasira yung sticker ng pangalan mo. At hindi dahil sa kung anong dahilan. Hayaan mo at papalitan ko yung sticker na mas matibay. Yung hindi kaagad nasisira, ang sabi ko. Inirapan lamang ako ni Eileen at pumasok na siya sa bahay nila. Hindi muna ako umalis at tiningnan ko yung sticker na nasira. Tama naman si Eileen na hindi yon masisira kahit mabasa kasi waterproof yon. Saka hindi ko natatandaan na naupuan ko yon para masira yon ng ganon. Kaya nagtataka talaga ako kung paano yon nangyari, Papa Dudut. Isa pa sa napansin ko sa motor ko sa tuwing sakay ako ay parang ang bigat palagi ng pakiramdam ko. Palagi akong nag-iisip ng negative kagaya ng baka maaksidente ako. Kahit anong pigil ko na huwag mag-isip ng ganon, ay hindi ko kaya. Saka parang palagi akong may sakay sa likod na tao. Ang bigat ng pagmamaneho ko. Hindi ko alam kung bakit ganon palagi ang pakiramdam ko. Kung minsan pa nga ay napapatingin ako sa side mirror para i-check kung may naka-backride ba sa akin pero wala naman akong nakikita. Talagang pakiramdam ko lamang yon. Hiniram ng kapatid kong lalaki ang motor ko kasi pupunta siya sa bahay ng kaklase niya. Noon pa man ay hinihiram na yon, Papa Dudut, ng kapatid ko. May lisensya naman siya at maingat din siyang magmaneho kagaya ko kaya tiwala na ako sa kanya na ipagamit yon. Lumipas ang maghapon, pagdating ng gabi ay isang tawag ang natanggap ng nanay namin. Lahat kami ay nagulat nang sabihin ni Mama na may tumawag mula sa ospital na malapit sa bahay namin. Nasa ospital daw ang kapatid kong lalaki na humiram ng motor ko. Hindi naman daw malubang lagay, yun pala ay sumemplang siya sa motor habang nagdadrive. Yun nga bang sinasabi ko eh, huwag mong papahiramin ng motor ang kapatid mo, Rainier, ang paninisin ng nanay ko sa akin. Hindi naman po first time na magmotor ni Roy. Saka maingat naman po siya magmotor kaya palagi kong pinapahiram, ang sabi ko. Maingat ba yung naaksidente siya ngayon? Ang sabi ng nanay ko. Sinabi ko sa nanay ko na huwag na kaming magsisihan at walang may gusto ng nangyari sa kapatid ko. At mas mabuti na puntahan na namin ito sa ospital. Kami na lang ng nanay ko ang
napunta sa ospital at nakita namin ang lagay ng kapatid kong lalaki. May gasgas siya sa magkabilang binti at nabalian ang kaliwa niyang braso. Panayang hingi niya ng sorry sa akin dahil sa nangyari. Babayaran na lang daw niya ang sira ng motor ko. Ang sabi ko naman ay huwag na niyang isipin yon at ang pagtuunan niya ng pansin ay ang pagpapagaling niya. Nang makita ko naman ang motor ko ay nagtaka ko dahil wala man lang yung sira, walang nabasag at walang matinding gasgas. Nakalabas na rin sa ospital ang kapatid ko makalipas ang ilang araw. That time ay hindi pa namin siya kinakausap tungkol sa aksidente dahil sa baka meron pa siyang trauma sa mga nangyari. Pero isang araw habang nakatambay ako sa harapan ng bahay namin ay lumapit ang kapatid ko at siyang nag-open sa akin ng tungkol sa nangyaring aksidente sa kanya. Kuya, may sasabihin ako sa iyo tungkol dun sa aksidente nangyari sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi pero talagang gumugulo siya sa isipan ko. Turan ng kapatid ko. Ano yun? Sa totoo lang eh, matagal ko nang gustong kausapin ka tungkol sa nangyari. Kung bakit ka ba talaga na-aksidente? Eh alam kong maingat kang magmotor, ang sabi ko. Habang nagmamaneho kasi ako, pagtingin ko sa side mirror, ay may nakita ako na babaeng nasa likod ko. Ang labo ng mukha niya, hindi ko makita. Natakot ako, tapos nawala na ako sa focus kaya natumba ako. Kuya, may na-experience ka rin bang ganon habang sakay ka ng motor mo? Tura ng kapatid ko. Hindi kagad ako nakapagsalita sa narinig ko, Papa Dudut. Paano may hinala ako na baka nga multo yung babaeng nakita ko sa daan noong umuulan? Baka sumama siya sa akin. May narinig na kasi akong kwentong ganon na may lugar siyang pinuntahan tapos ay sumunod sa kanya yung kaluluwa. Sinabi ko sa kapatid ko na may ganong experience din ako pero hindi naman talaga nagpakita sa akin habang sakay ako ng motor. Ang sabi ko ay may nararamdaman lamang ako na sumakay sa likod ko pero wala namang tao. Ikinuwento ko rin sa kanya ang nangyari noong dumaan ako sa isang kalsada na may nakita akong babae. Baka nga sumunod siya sa iyo kuya. Baka nagustuhan ka, ang sabi ng kapatid ko. Baliw ka, hindi naman ako gwapo para magustuhan ng multo. Ewan ko, hindi rin naman ako sigurado kung siya yun o sumunod ba talaga siya sa akin, sambit ko. Kuya, mas okay siguro na huwag mo munang gamitin yung motor mo. Baka matulad ka sa akin na naaksidente, ang nag-aalalang sabi ng kapatid ko. Yan ang hindi pwede. Alam mong ginagamit ko ang motor ko sa pagpasok sa trabaho. Saka pampatanggal ko ng stress ang pagdadrive. Kung totoo man na may multo sa motor ko ay hindi siya uubra sa akin. Nagtatapang-tapangan kong wika. Pinaalala ko sa kapatid ko na huwag na niyang ikwento sa kahit na sino ang napag-usapan namin lalo na sa nanay namin. Panigurado kasi na pagbabawalan na niya akong magmotor kapag nagkataon. O baka utusan pa niya akong ipagbenta ang motor ko. Matagal na sa akin ang motor na yon at marami na akong napuntahan ng dahil sa kanya. Kaya hindi ko kayang i-give up yon. Kapag kasi nanay ko ang nagsalita at nag-utos ay talagang kailangan naming sundin kundi ay magagalit siya. Sa totoo lang, kahit ako ay nagkaroon na ng takot na sumakay sa motor. Kaya inugali ko na ang magdasal palagi bago ako mag-drive. Mas mabuti na ang humingi ako ng proteksyon sa Diyos. Para kahit papaano ay meron akong panlaban sa disgrasya at mga hindi magandang pwedeng mangyari sa akin. Kinakausap ko rin yung babae na baka pwedeng huwag na niya akong sasaktan o tatakutin. Kahit na hindi ako sure kung may multo nga bang nakakabit sa motor ko, ay ginagawa ko yon dati, Papa Dudut. Isang gabi habang nagmamaneho ako gamit ang motor ko ay may naramdaman na naman akong nakasakay sa likuran ko. Medyo sumikip din ang bandang bewang ko na parang may nakayakap sa akin mula sa likuran. Nagtataasan ang balahibo ko sa braso, Papa Dudut. Takot na takot akong tumingin sa side mirror ko at baka meron akong makita na mas lalo kong ikatakot. Pero hindi naman pwedeng hindi ako tumingin sa side mirror dahil hindi ko makikita kung may sasakyan ba sa likuran ko kapag nagtitake over ako. Sa awa naman ng Diyos. Kahit na ilang beses akong tumingin sa side mirror ay wala akong nakitang nakakatakot hanggang sa makauwi ako sa bahay namin.
Hindi ko rin kasi sigurado kung makakapag-focus ako sa pagmamaneho kung sakali na makita ko yung babaeng nakita ng kapatid ko. Baka kagaya niya ay mataranta rin ako at yun pa ang maging dahilan para maaksidente ako. Pinapalitan ko na rin pala ang sticker ng pangalan ni Aileen, Papa Dudut, yung medyo mahal na pero alam ko magandang klase. Pinagmalaki ko pa yon kay Aileen at aniya, siguraduhin ko na hindi na yon masisira dahil talagang maghihinala na siya sa akin. Sa hindi inaasahang pangyayari ay namatay ang tatay ko, Papa Dudut. Matagal na kasi siyang may sakit at nawala siya sa panahon na hindi namin inaasahan. Labis ako nagluksa kasama ang pamilya ko. Mas kailangan ko sana si Aileen ang panahon na yon pero isang beses lamang siyang nakipaglamay sa tatay ko at hindi rin siya nagpunta noong nilibing ito. Inintindi ko na lamang ang sinabi niya na may trabaho siya kaya hindi siya nakapunta at makapunta palagi sa lamay at libing ng tatay ko. Mas naging madalas ang pagmumotor ko simula after ng libing ni tatay, Papa Dudut. Sa ganong paraan kasi ay nakakalimutan kong pansamantala ang lungkot. Ang buong akala ko ay maiintindihan ako ni Aileen pero hindi. Kapag magpapaalam ako sa kanya na magmumotor ako at pupunta sa kung saan ay palagi niyang sinasabi na baka makipagkita lamang ako sa babae ko o kaya ay meron akong inaangkas na ibang babae. Palagi kong sinasabi sa kanya na kaya ako nagbabiyahe ng madalas ay dahil sa malungkot ako sa pagkamatay ng tatay ko at yon ang paraan ko para makalimot ng pansamantala. Kaya lang ay hindi naniniwala si Aileen. Iginigit niyang nambababay ako kahit na hindi naman totoo. Nang sabihin ni Aileen na kailangan kapag gusto kong magmotor at pumunta sa kung saan ay naka-video call ako sa kanya kung hindi siya makakasama sa akin ay medyo mahirap yon kasi baka hindi ako makapag-focus sa pagdadrive. Pero dahil sinabi nga ni Aileen ay sinunod ko na lamang. Ganun na nga ang ginawa namin kapag nagmumotor ako at nag-aalis ako ng lungkot. Palagi kaming magka-video call. May lagay naman ang cellphone sa harapan ko kaya hindi yon naging mahirap para sa akin. Ang nasa utak ko noon, kaya ganun katinding magselos si Aileen ay dahil sa ayaw niya akong mawala sa kanya at talagang mahal na mahal niya ako. Patuloy pa rin yung feeling ko na sa tuwing nakasakay ako sa motor ko ay mabigat ang pakiramdam ko. Nandun pa rin yung kahit mag-isa ako ay feeling ko ay naka-back ride sa akin ang isang babae na hindi ko nakikita. Hindi ko na lamang yon pinansin at sinanay ko na lamang ang sarili ko. Hindi ko rin naman kasi alam ang gagawin ko para mawala yon. Kaya naisip ko na mas okay kung sanayin na lamang ang sarili ko sa bagay na yon. Medyo nakatulong din yung pakikipag-video call ko kay Aileen kasi habang kausap ko siya, tuwing nagmamaneho ako ay nawawala ang utak ko sa takot. Alam ko na marami ang magsasabi na i-give up ko na lamang ang motor ko. Pero mahirap gawin yon para sa akin, Papa Dudut. Ang motor na yon ang unang bagay na nabili ko na mahal. Na full payment ko yon gamit ng sarili kong pera. At hindi ako umasa sa kahit na sinong tao nang mabili ko yon, Papa Dudut. Isang araw ay naisipan ko na mag-travel ulit at gusto kong umakyat papunta ng Tagaytay na naman. Pinalam ko yon kay Aileen at inaya ko siyang sumama sa akin pero hindi siya pwede dahil meron siyang pasok sa work. Tinalakan na lamang niya ako na baka may babae na naman akong kasama. E di mag-video call tayo habang nag-drive ako para hindi ka nag-overthink, turan ko. Dapat lang, hindi pwedeng hindi. Sige na, umalis ka na. Basta mag-ingat ka na lang ha. Wika ni Aileen. Kagaya ng palagi kong ginagawa ay hapon ulit ako nagsimulang magmotor. Magandang panahon at hindi ko nakikitaan na uulan. Huminto ako sandali nang mag-request si Aileen ng video call sa akin. Pauwi na siya noon sa bahay nila. Nakasakay na siya sa shuttle nila at pinapanood lamang ako ni Aileen at hindi kami nag-uusap. Talagang binabantayan niya ako. Hanggang sa makauwi siya sa kanila ay naka-video call pa rin kaming dalawa. Tumigil lamang kami nang kakain na siya ng dinner. Huminto rin muna ako sa isang bulaluhan para kumain. Pagkatapos kong kumain ay nagmaneho ulit ako
habang naka-video call kami ni Aileen. Sinabi ko na uuwi na rin ako dahil sinasabi niya na masyado ng late at may trabaho pa ako bukas. Nasa gitna kami ng pag-uusap ni Aileen nang biglang sumimangot siya. Akala ko ay umaarte lamang siya. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Ang natatawa kong tanong. Huwag mo akong tinatawanan, Rainier. Sino yung kabackride mo? Pasigaw na tanong ni Aileen. Ha, anong sinasabi mo? Wala akong kabackride ha, mag-isa lang ako. Ang naguguluhan kong sagot. May nakita kong kamay na babae na nakakapit sa balikat mo. Tumigil ka nga muna. Titinan ko kung sino yung babae mo. Gigil na sabi pa ni Aileen. Huminto muna ako sa gilid ng kalsada, Papa Dudut. Pinakita ko kay Aileen na wala akong kasamang babae pero ayaw niyang maniwala. Talagang iginigit niya na meron siyang nakitang kamay ng babae na nakahawak sa balikat ko. Doon ako nagkaroon ng hinala na baka ang nakita ni Aileen ay yung kaluluwa ng babae na sumama sa akin. Aileen, ang totoo niyan ay may kaluluwa yatang palaging sumasama sa akin kapag nakasakay ako ng motor ko. Hindi na niya ako tinatantanan pag amin ko kay Aileen. Huwag mo nga ako niloloko, Rainier. Umabot na talaga yung pagsisinungalin mo na minumulto ka. Ipakita mo sa akin yung babae mo. Alam kong nagtatago lang siya. Galit na sigaw pa ni Aileen. Wala nga sabi akong kasamang babae. Kung ayaw mong maniwala na minumulto ako, bahala ka na. Kanina pa tayong magka-video call, hindi ba? Sa tingin mo ba ganun ako katanga para makipag-video call sa'yo habang may sakay akong ibang babae? Sigaw ko na rin. Aaminin kong nabigla ako sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Babawiin ko na sana pero pinutol na ni Aileen ang video call. Alam ko na galit na siya sa akin, ang nakakasama lang ng loob. Ay wala naman talaga akong ginagawang mali at masama. Nagalit na rin ako doon sa multo ng babae kaya kahit na hindi ko siya nakikita ay kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na lubayan na niya ako kasi naging dahilan na siya para magalit ang girlfriend ko sa akin. At kapag naghiwalay pa kami ni Aileen ay hindi ko talaga siya mapapatawad at baka magpatawag na ako ng espiritista para lamang magpalayas sa kanya sa buhay ko. Ang laki na kasi ng abala na nagagawa niya. Pati kapatid ko ay naaksidente at naospital nang dahil sa kanya. Wala namang kaming ginagawang masama sa kanya, siya na nga itong bigla na lamang bumakride sa akin nang walang pasabi ay siya pang nanggugulo sa buhay ko at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Nagdesisyon akong umuwi na dahil sa hindi okay ang pakiramdam ko. Gusto ko sanang puntahan muna si Aileen sa bahay nila. Pero alam kong hindi niya ako haharapin dahil galit pa siya sa akin. Kailangan kong palipasin muna ang init ng ulo niya bago ko siya kausapin. Pinalipas ko muna ang gabing yon. Kinabukasan ng umaga ay nagchat ako kay Aileen na pupunta ako sa bahay nila pagka-out ko sa trabaho. At gabi na yon. Wala akong natanggap na reply kay Aileen pero kahit ganoon ay desidido pa rin akong puntahan siya sa bahay nila. Hindi tuloy ako makapag-isip ng maayos habang nagtatrabaho ako. Iniisip ko si Aileen at iniisip ko kung anong klaseng paliwanag ang dapat kong gawin para hindi na siya maggalit sa akin at mapaniwala ko siya na wala akong ibang kasamang babae noong nakaraang gabi. Finally, nakapag-out na ako sa trabaho. Sakay ng motor ko ay nag-drive na ako papunta sa bahay ni Aileen. Bumili rin muna ako ng 3 red roses para merong pampadulas. Favorite na bulaklak kasi yon ni Aileen. Nang malapit na ako sa bahay ni Aileen ay nag-chat na ako sa kanya na malapit na ako. Nasa tapat ako ng bahay ni Aileen nang makita ko siyang lumabas ng bahay nila. Napansin ko na galit siya. Inabot ko sa kanya ang mga bulaklak pero nang kunin niya yon ay inihampas niya yon sa braso ko. Akala ko ay galit pa rin siya sa nangyari kagabi pero iba na pala ang reason kung bakit siya galit ng time na yon, Papa Dudut. Hayop ka talaga? Ang kapal ng mukha mo? Nasaan na yung babae mo? Pasigaw na sabi ni Aileen. Wala akong ibang babae, ikaw lang ang mahal ko, Aileen. Turan ko. Hindi ako tanga. Bago ka dumating ay nakasilip na ako sa bintana. May nakita akong babaeng naka-backride sa'yo. Ang kapal mo talaga?
Dinala mo pa siya sa lugar ko. Nasa na ba siya? Sasabunutan ko ang malanding yun. Ang sabi ni Aileen at kulang na lamang ay magwala siya sa sobrang galit. Alam ko na ang nakita ni Aileen ay yung kaluluwa ng babaeng sumusunod sa akin. Sinabi ko sa kanya na multo ang nakita niya. Ikinuwento ko rin ang nangyari noong may pinuntahan akong kalsada na first time kong mapuntahan. Pero hindi pa rin naniwala si Aileen, Papa Dudut. Ipinipilit niya na meron akong kasamang babae nang pumunta ako sa kanila. Papa Dudut, kung meron man akong ibang babae ay hindi ako ganong katanga para isama kina Aileen. Kung gagawin ko yon ay para na rin akong kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Kahit na nung explain ang gawin ko ay hindi pa rin ako pinaniwalaan ni Aileen. Alos lumuhod na ako sa harapan niya nang sabihin niya na gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako iyakin pero napaiyak ako ng sandaling yon kasi mahal na mahal ko talaga si Aileen at ayoko mawala siya sa akin. Pero buo na talaga ang desisyon ni Aileen at hindi na raw niya kaya pang magpaloko sa kasinungalingan ko. Umuwi na lamang ako dahil sa may mga tao nang nakakakita sa amin. Pinalamig muna ang ulo ni Aileen at ilang araw ko rin siyang hindi kinausap muna. Umaasa ako na nadala lang si Aileen ng emosyon niya. Wala akong ibang sinisisi kundi yung kaluluwa ng babae. Yun nga lang ay hindi ko naman siya masisisi ng direkta kasi hindi ko siya nakikita. Hindi ko na nagawa pang makausap si Aileen dahil sa blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts niya. At kahit sa mismong cellphone number niya. Nang puntahan ko naman siya sa kanila ay tatay niya ang humarap sa akin at sinabihan ako. Natigilan ko na ang anak niya dahil kapag naging makulit pa ako ay sasaktan na niya ako. Natakot ako sa tatay ni Aileen kaya simula noon ay hindi na ako pumunta pa sa bahay nila Papa Dudut. Doon ako nag-decide na kailangan nang maalis ang kaluluwa ng babae na palaging nakasunod sa akin. Baka kasi kung ano pang problema ang gawin niya. Unang pumasok sa isipan ko ay humanap ng espiritista pero wala naman akong makita. Kahit ang mga kakilalang pinagtanungan ko ay wala rin silang kilala. Hanggang sa naisip ko na ipabless na lamang ang motor ko. Inalam ko sa simbahan kung kailan magkakaroon ng blessing ng mga sasakyan at hindi ko na pinalampas ang araw kung kailan meron ganon, Papa Dudut. Pinabless ko ulit ang motor ko. Napansin ko na simula nang ipabless ko ang motor ko ay hindi na mabigat ang pakiramdam ko sa tuwing sumasakay ako doon. Maging yung pakiramdam na parang may nakabackride sa akin ay nawala na. Makalipas nga ang 2 buwan ay hindi pa rin ako nakaka-move on kay Aileen. Umaasa pa rin ako na magkakabalikan kami 2 at naisipan ko na ipasilip sa kapatid ko ang Facebook account ni Aileen. At doon ay nawasak ang puso ko nang makita ko ang profile picture niya. May kasama siyang ibang lalaki at may caption pa yon na Happy 5th Monthsary. Narealize ko na habang kami pa ni Aileen ay may iba na siyang lalaki dahil 2 buwan pa lamang kaming hiwalay. Tapos ay 5 buwan na sila noong bago niyang boyfriend. Siguro ay kaya pa na yung duda niya sa akin kasi siya naman pala ang may ginagawang kababalaghan. Naisip ko rin na baka ang gusto ng kaluluwa ng babae na nakasunod palagi sa akin ay hiwalayan ko na si Aileen. Baka alam niya na niloloko lamang ako ng dati kong girlfriend, Papa Dudut. Dahil sa panloloko sa akin ni Aileen ay unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Inalis ko na ang sticker ng pangalan niya sa motor ko dahil wala nang reason para nandun pa yon. Tama lang na naghiwalay kaming 2 at kahit papaano ay nagpapasalamat ako sa kaluluwa ng babae dahil siyang naging tulay upang mangyari ang hiwalayan na yon. Sa ngayon ay nakabalik na ako sa mga dati kong kagrupo na mga riders. Mas naging masaya ako kasi wala nang pumipigil sa mga gusto kong gawin na makapagpapasaya sa akin. Kapag naman mag-isa akong nagra-rides ay iwas na ako sa mga lugar na hindi ko alam. Nagkaroon na kasi ako ng trauma sa mga nangyari. Baka kasi may umangkas na naman sa akin na kaluluwa at magulo na naman ang buhay ko. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Alam ko na medyo mahirap paniwalaan ang mga ganitong kwento. Kahit ako ay hindi masyadong naniniwala sa mga kwento ng mga multo. Pero kapag pala sa'yo na mismo nangyari ay maiiba na ang paniniwala mo.
Nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya channel ninyo, na kung saan ay nag-i-enjoy din po ako sa pakikinig tuwing alas 10 ng gabi. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang Rainier. Sa isang romantikong relasyon, importante na meron ka pa rin kalayaan na magawa ang bagay na gusto mo, at kaakibat ng kalayaan ito ay ang responsibilidad na maging tapat sa iyong partner. Normal sa isang relasyon ang selos, ngunit lahat ng bagay kapag sobra ay hindi na maganda. Marapat lamang nabigyan mo ng kalayaan ang partner mo na gawin ang bagay na nakapagpapasaya sa kanya, lalo na kung hindi naman ito literal na nakakaapekto sa inyong relasyon. Huwag nating sinasakal ang ating partner. Magtiwala lamang tayo. Kung sisirain nila ang tiwalang ating ibinibigay sa kanila, ay nasa kanila na yon. Mas masarap pa rin ang isang relasyon na meron kayong laya, ngunit alam ninyo ang inyong mga limitasyon. Hanggang sa muli, mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.